Na simple sa yan. Ayan na si Kaloy. Ayan na si BM. Hello mga Kaloy. Kumusta? Oh, wait lang ah, wait lang, wait lang. Hindi ko marinig yung mga boses. Ay, Joey, ito mag-moderator. Hindi ko to kayang dalawang to. Ikaw mag-moderator. Okay. At tawag dito. Oy, Sas, lumabas ka dito. Hoy, Sas. let's let's find a common ground. Let's find a common ground. Ayan. Okay. So, okay, sila muna. Si Banat naman, nagpaliwanag na siya na pasmado lang yung bibig niya kaya niya tinawag akong amuyong ganyan. Sa buhay ko naman, ay the best unang yung sa simpleng argument. Mm-hmm. Paano mo nasabing bayad ako na ngayon bumabanat pa rin ako kay Marcos at kay Romualdez? Anong ebidensya mong bayad ako? Okay. Ganito ha. If you try to look at the channel of Bagong Lipunan, ano nakalagay doon? Is it nagsabi ba na news? 'Di ba? The reason why I tackle that topic, it's because may nagtanong. 'Di ba? May nagtanong na viewers mo, bakit sila Banat Bay ay ganito na? 'Di ba nagbakasyon kayo, 'di ba? So in-explain ko lang sa kanila and that's my opinion. Do I have to say sorry for my opinion? Hindi, iba yung opinion sa okay, when you talk about evidence, do you consider that the statement of a witness is a part of testimonial evidence? Yes or no? Yes. Oh, see? So that means kinonsider ko yung sinabi ni ninyo as testimonial evidence. So anong evidence na hanap nyo? Bakit hindi nyo siya kasuhan in the first place? Sino? Alam mo na mo siguro status ni ninyo. Sino ba nagsabi? Si ninyo nga daw. So that's testimonial evidence. Sino si Ninyo? Barzaga. Ninyo Barzaga. Ano yung sinabi ni Ninyo, Kaloy? Sabi niya na ako, o maaamin ako na bayad ako, pero kayo Banat Bay, kailan kaya? I mean, kasi they're part of the Isconian. Ah, so, ibig sabihin, si Ninyo, ina-allege niya si Banat. Yes, na bayad. That's the point. And like I consider the statement of Ninyo as testimonial evidence. Mm-hmm. So, nag-reply ka dun sa Banat ni Ninyo? Well, alam niyo ba na si Ninyo ang background? O, say, atang evidence mo. Go, saan ang evidence mo? Siya mismo nagsabi sa akin. O, see? Na may certificate siya, na galing siya sa mental. Eh, bakit siya nagsabi sa akin? Eh, saan yun? Ipakita mo sa akin yung sinabi niya mismo. Eh, yung video sinabi niya sa akin yun. O, see? I have evidence na may video si Ninyo na sinabi niya yun. Ikaw, may video ka ba na sinabi ni Ninyo yun? Na may certificate siya? O, saan yung evidence mo? So, kailangan ko. Hindi na kailangan siya. I have that testimonial evidence, yung video na nilink ni binigay ko. That's the testimonial evidence. Statement niya, yon. Ikaw, yung statement mo na sinabi ni Ninyo na ano siya, na may tupak siya, o nasaan yung evidence mo, ikaw na ngayon ang tatanungin ko. Kasi isasama ko yun sa vlog ko, para to be fair with you. Na ano? Nung sinabi ni Ninyo, na sinabi mo na nagsabi si Ninyo na may ano siya, may tupak. So ibig sabihin, ang lahat ng evidence mo based from Ninyo? Testimonial evidence. It's up to viewers ni Ninyo. So, sandali lang. Referee, ano ba? Yung sinasabi mo na sinabi ni Ninyo na bayad ako, anong ebidensya niya na binayaran ako? Ang sa akin lang, it's up to me or the viewers to accept yung testimonial evidence ni Ninyo. Pero nag-react ka sa ano? Nag-react ka ba Banat dun sa claim na yon ni Ninyo? Or binigyan mo ba ng pansin yung hindi ko pa, alam mo, hindi pinapansin si Ninyo. Nakita niyo na ba si Ninyo na mag-vlog? Walang matinong tao na maniniwala dun. Eh, how sure are you? Si Kaloy. How sure are you na sinama mo nga siya sa Isconian yun, ng vloggers? Hindi kung wala kang tiwala sa kanya, hindi right for the start, sinama mo. Hindi ko siya kasama. In-interview mo pa nga siya. If Ninyo, hindi siya nagbibigay ng make sense, bakit in-interview mo siya in the first place? Bakit nag-collab kayo? In-interview ko lang, pero dahil may binuburaot siya. Okay. Pero it doesn't mean na pinaniniwalaan ko. Kasuhan mo si Ninyo para maniwala ako sa'yo. Paano mo nga kakasuhan ng taong may certificate na sabi niya nga mismo sa akin? O, nasa na evidence mo? Ay ba, hindi ko kailangan ipakita sa'yo. Ba't ko papakita sa'yo? Bingo na tayo. Oh, Joey, referee. So, basta ito lang. Ang ebidensya mo na bayad ako si Ninyo. Testimonial evidence yan. It's up to the audience. Sinabi ko naman sa audience. It's tapos, up to the ngayon, sa Ninyo. And you will file a case against him.
Hindi, ngayon, binabanatan ko si Marcos, di ba? So, anong meaning nun? Binayaran ako para banatan siya? Sa ni Marcos? Oo, binayaran niya ako para banatan ko siya ngayon? I don't know. Ang basihan ko lang, yung testimonial evidence ninyo. And BL. Okay. Nung sinabi mo na ikaw ba na, nung sinabi mo na gusto mong, nung nag-opine ka tungkol doon kay, sa statement ni Nino, tungkol doon sa bayad-bayad. So tinanong mo si Banat, ikaw Banat, ano tong sinasabi? Kumbaga parang ganun eh, di ba? Na since ganito yung claim ni ano, na siya umamin siya na bayad siya, ikaw kailan ka aamin? Yes, yun yung sabi niya. Meron ka bang sinabi na bayad from what direction? Like, bayad ba ni Marcos? Bayad ba ni ano? Yung whatever direction. Ganito kasi, Sasa. Mm-hmm. Between me and other bloggers, ako lang po yung walang connection sa politiko. Okay? That's my advantage. Diba? So, sino ang mga witness ko behind the camera? All the bloggers. Diba? Kung anong statement nila, kasi na-meet nila, diba? I don't know the transaction. We are just talking about probability. Sabi ko sa viewers ko, this is just my opinion and I'm applying probability. That means, ilang percent probability na malapit ito sa katotohanan or malapit ito sa ano. That's, yun yung okay. Parang kong sinasabi. Okay, naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Diba? So why do I have to say sorry for my opinion? Okay, naiintindihan ko na nangyayari. Si Bagong Lipunan, si Kaloy, ang kanyang naging basihan ay ang testimonya ni Nino Barsaga about Byron. About Byron. Si Byron, sabi ni Byron. Oh, isa pa. Sinasama niya lang po. Yeah, Sas, okay, continue. After sabi ni Byron. Relax ka lang, Kaloy, huwag ka masyadong pikon. Magsalita mo muna si Sas. Ito si Byron, ang ano niya is, bakit si Nino ang iyong ano, kino-question niya ngayon ang sanity ni Nino Barsaga. Ni Nino. Sabi nga yan, hindi ko sinabi yan. Siya nagsabi niya. Honest lang yung binigay. Oo, kasi nga, according daw dun kay Nino, is meron daw siyang certificate. Kaya nga hindi daw siya makukulong, sabi niya sa akin. Kaya hindi siya makukulong. Ah, kasi nga, di ba, kasi kinasuhan siya noon ni Isko. Di ba, nung... Di ba, inanong siya noon? Hindi naman siya kinasuhan. Ano ba siya nahuli ng mga polis? Parang meron siya yatang case. I remember that. Hindi, yung para it's not papas- about, hindi is ko yun. May libel case. You know, may libel case. May libel case siya eh. Yo, may libel case din si Banat Bay. Yun yung sabi ni Ninyo. May libel case ka pala, Byron? Sa isang congressman. I forgot the name. Kaya di ba ang parati kong ginagawa sa site ko, sinishare ko yung link. That's my source. Di ba? Nagre-recommend siya ng ano, ng sinasabi ng iba. Ayun naman pala, Byron. So nagre-recommend ko magsabi ka na parot ako. Parot din ako ni Sas kasi nag-ano rin ako kay Sas sa kanilang so nagre-recommend siya ng mga issues ng mga bloggers. Ng mga yes, yung mga oo, nagre-react siya. Reaction video ang kanyang ginagawa ng mga content. Even ng mga... sa'yo, di ba? May mga topic ako na ine-echo din. Like for example, kasuhan kayo. And I will say, no, hindi dapat kasuhan ng mga banateros. So hindi lang ako about kay Mocha. Nagkataon lang na nagkaibigan kami ni Mocha. Pareho kaming Marcos loyalist. Marcos senior loyalist. Maharlika. Ni Maharlika. Yeah. Now, ni the Maharlika. Second issue, sagutin mo to, di ba? Sabi ni Miss Maharlika na siya mismo naka-witness testimonial evidence again. Di ba? Nung ililibre sana kayo daw doon sa restaurant, tapos nagtawag ka ng mga kaibigan, natakot siya kasi bakit kasama sila, ililibre ko. Eh, ang sabi daw, it's a charge daw sa office ni Mocha. Again, Maharlika, sabihin mo naman, may topak si Maharlika, come on! Hindi, una-una, hindi ako nagpapalibre sa kanya. That's a lie. Tanong ako, Isas, kung magpapalibre ko sa kanya. Hindi naman sinabi niya, ang kay Maharlika lang, if there's bayaran, kung kayo lang daw anim or apat ba kayo, siya na magbabayad, mag-offer siya. Hindi ka nga, naman nagsabi na maglilibre. Hindi ako pumapayag na ibang nagbabayad sa akin pagkain. Okay? Pero is it kahit true na nagtawag kayo sa kaibigan nyo para ilibre doon sa pagkain, charge sa office ni ano? Una-una, walang budget ang opisina ni Mocha. Walang budget. Is it true? Asensya na, kung mali ka dyan. Walang budget.
ang opisina ni Mocha. So that is not true. So you are saying doon sa part sa ano na yun, hindi mo kasi makinig sa bulong-bulong ng iba na hindi mo muna kinoconfirm. Walang budget ang opisina. That's why I want, that's why I'm asking now. Mm-hmm. Okay, kinoconfirm, tinatanong na ngayon ni Byron. Yeah. Okay, Byron, sagutin mo ang tinatanong ni Bagong Lipunan. May budget ba ang office ni Mocha? Wala. Walang budget. Okay. Gusto mo malaman? Itanong mo kay Trixie. Si Trixie, part of is it our the reason, is it office. That the reason na bakit ka ayaw mo kay Badoy? No. We choose not to have, na hindi magkaroon ng budget. Because okay, Mocha is true controversial. Ayaw namin kay Badoy kasi si Badoy ang gusto magpatalsik kay Mocha. Every DDS bloggers knows about it. Ikaw lang. Alam ko hindi sila okay. Mm-hmm. Okay. Sila sa, sila Trixie. Alam ni Trixie yan. Kasi nga Trixie is part of our office. Okay, you have your, di ba, sinagot mo na siya. Second, mayroon din si Badoy. Alam mo nag-fake news si Badoy tungkol kay Pacquiao. I don't know about Pacquiao. That's anong meron? Problem. Mo? Hindi ka nagre-research. Kaya hindi kami naniniwala doon. Anong meron doon kay Pacquiao? Yeah, I don't know about Pacquiao. I mean, yeah, kailangan ko ba talaga malaman lahat? Of course. Joey, if you are using Badoy against me, you should know who Badoy is. Alam ko si Badoy anti-Marcos yan. Yan lang alam ko sa kanya. That's why I was not interested sa kanya. That's why I keep on saying hindi ako naniniwala kay Badoy kasi ang dami nang So ibig sabihin, parehas kayong hindi nyo bet si Doc Lorraine. Yes, kasi anti-Marcos. I don't know why he's bringing it. Pero ngayon, sa ginagawa nila, hindi naman ako totally na ano sa kanya na gano'n nila, ikulong nila lang sila. I have also, even anti-Marcos. May sinabi ba ako ikulong sila? Well, I mean, I'm just saying my opinion, di ba? Na so nung nalaman ko na ikinulong sila, sabi ko, that's unfair. Diba? So kahit ang time point of plan, pero yung ginawa sa kanila. Anong point mo sa pagbibit-bit ng pangalan ni Badoy ngayon? Order! Order of the court, Joey! Kasi nga, nagulat lang ako. Kasi ano yung connection dito ni... Both of you do not like Doc Lorraine. Si BL ayaw niya dahil anti-Marcos si Doc Lorraine. Yes, yes. Si Banat Bay, meron rin silang issue kay Doc Lorraine kasi Doc Lorraine, according to you, wants Mocha out in the government. Marami pang iba aside from among others. That's why I am now asking Badoy kung gusto ko siyang out it. Because that's your accusation, right? Matagal na ako nag-message sa kanya. That's your accusation at gusto niyang tanggalin si Mocha. Okay. So ngayon, ano yung kinalaman ngayon ni Doc Badoy sa inyong... I was just asking about that kasi nga, di ba yung ano, sino ba ang mas mataas na posisyon? Si Badoy or si Mocha? So what's si the... Badoy. Kaya nga, ano si nga Badoy. Tinatanong mo? So yun na nga, yun, tama ako na bakit galit itong si Banat Bay kay Badoy. There must be something wrong. 'Di ba? Sinabi mo na Banat yung side mo, then I have to know that. Pero hindi ba ano? Wait lang BL. Hindi ba you know, the issue between them, hindi ba magsu-suffice na explanation na dahil nga si Doc Badoy daw gusto raw matanggal si Mocha noong the second question would be, may budget ba si Badoy? Ang you said. May budget ba yung office niya? Hindi, nag-NTFL kak na siya means hindi naman siya ganun. Umalis na siya ng Paano ko malalaman? Na? Bakit mo sa akin tinatanong? Bakit mo sa akin tinatanong? Hindi naman ako kasama ni Badoy. Hindi, bakit mo kailangan malaman na may budget si Doc Lorraine? Pero nag-ano lang siya eh. Nag-NTFL kak na siya kagad yun eh. Analysis. Hindi naman siya ganun tumagal ng ano eh. Hindi naman siya tumagal ng... So, let me ask you a simple question. Why would you ask me about the budget of Badoy? Na wala naman ako kinalaman kay Badoy. Kaya nga, kahit gusto kong mam-interview si Badoy eh. Eh bakit mo sa akin sasabihin ngayon? Just to clear things, di ba? Why would I kailangan dalhin dito sa usapan na wala naman kinaugnayan sa akin? Kasi nga, di ba, we're talking about the office of Mocha. Sino ba nag-report si Mocha? Kanino ba mag-report directly si Mocha? Because... Kanina? Ganun ba yung structure nyon sa PCO? Mag-PCOO? Nagre-report si Mocha kay Doc Lorraine? No. Yun na nga ang problema kasi di mo maintindihan. Paliwanag ko sa'yo.
Mocha was appointed personally by PRRD to report to him personally. So ibabypass niya yung kanyang mga ano? Mga nasa taas sa kanya sa structure? Bakit? Bypass po ba ang sabihin sa'yo ng Pangulo sa akin ka mag-report? Is it agreeable? Ano constitutional? Walang constitutional dyan. Alabo mo naman. Walang constitutional doon. Wait lang. Ano yung question mo, direct, BL? Direct? Bakit hindi siya gawing presidential assistant? Walang, bakit? Ba't kailangan pa? Kasi nga, if you try to look at the, kung halimbawa, sa ano lang, professional lang, sa company ha, may isang tao dito, tapos mag-direct, ano, bypassing yan. So? Hindi pwede yan. It's not ano. Hindi ko na maintindihan yung ano, yung issue. Ano yung ano? Hindi ko nga maintindihan ko nung pinupunto nito ni Kaloy. I think yung hugot ni BL is about dun sa organizational structure. Papalo ba talaga 'yon? Ngayon, edi tanong mo, ireklamo mo kay PRRD, ba't kasi akin magrereklamo siya nagsabi? Dahil sa sinabi mo, parang inano mo si PRRD na ano magiging ano selective, 'di ba? Na ikaw pwede kang mag-bypass, pwede kang mag-violate sa ano, structural na ano natin. So, kasalanan ko. Tama ba 'yung pinapractice ba 'yun ng mga ano, ng mga professional talaga? Mo sa kanya. Ba't di mo itanong sa kanya? Ba't mo sa akin tatanungin? Wait. BL, yung issue is related pa doon sa pa-dinner, tama ba? Related sa kanya eh, yung side niya eh. Nagkaliwanagan na sila doon. Ano yung next? Ano yung issue dito eh? Ang daming issue sa buhay. Ano yung issue doon sa structure? Doon sa structure ng ano? Yung sa PCO? Yung sa position ni Mocha tsaka ni ganito ha. I was trying to know kung bakit galit siya kay Badoy. Yun lang yung point ko. Kaya, ang una, si Mocha ba ay nag-report kay Badoy directly or to someone else? Nasagot na niya yon. Tapos gayon, kinira niya yung Banat Bay na ano daw, pwede, sabi daw, in-appoint daw ni PRD, tapos dapat directly sa ganon. Which is, wala sa structure. Diba? Saan mo nakuha yung structure? Asang batas yung structure mo? Diba sabi mo, gusto mong mag-report? Kasi usually, you're telling me it's not part of the structure. Where is that? Ano bang nireport niya doon? Is it related to the PCO? Yes. Social media. I mean, PCO na job? No, social media. If you try to look at the company's profile, okay, kung nakapasok kasi ng company, hindi ka pwedeng mag-direct doon sa taas. Ano yung issue, BL? Standard. Okay? Okay, wait lang. Banat, sinasabi mo na agree ka doon sa pinupuntong structure ni BL na si Mocha can go directly to the president. Tama ba? Oo. Okay. Can go directly to the president. So ngayon, ang kinu-question mo, BL, is bakit ganon? Bakit ganon? Ulitin ko, sasagutin ko sa'yo ha. Why? Paano ko mapapaliwanag sa'yo? Eh, hindi naman ako nagsabi nun. Mm-hmm. So, even Badoy agree doon na direct na si Mocha? I don't know about the Badoy. Bakit tanong ka ng tanong tungkol sa akin kay Badoy? Okay, teka. Dito sa part na to kasi, and nasa appointing authority talaga yun eh, kung ano yung extrang, ano yun. Ano nga eh, huwag mong ipumpara sa kumpanya. I think we can settle that eh. It's the appointing authority who says ano ang gusto ko, ito ang kailangan. Yung nag-appoint, sino ba nag-appoint? Si Badoy ba? So anyway, I think pwede nating isara yon. So baka yung if I have a chance to interview Badoy, okay? Just wait para malaman natin yung side niya, just to be fair. Hindi kasi una ha, hindi ako naniniwala, sinasabi mo sa akin na bakit ako against kay Badoy, 'di ba? Yan ang accusation mo. Yeah, I was just asking. Yeah. Kaya nga, yan nga yun. Okay? Naalala mo, kasi nga, hindi mo na-research. Nag-sorry pa siya kay Pacquiao kasi there was fake news na inilabas niya. Hindi mo rin alam yun. Ipapaliwanag ko sa'yo.
So teka, yung misunderstanding niyo with ano, with Doc Lorraine, it has something to do with the it was a professional misunderstanding sa trabaho. Sino yan? Ako ba yan? Ikaw sa iyo, Banat. Yung misunderstanding niyo kay Doc Lorraine, it has something to do with the misunderstanding sa trabaho. I don't know with her, pero hindi niya kursunada si Mocha. Okay? Ah, okay. At saka, there was a time na nagpapirma, although she's denying it, nagpapirma na mag-resign si Mocha ng mga official sa PCOO nandoon. Isa siya sa pumirma. May hindi talaga, may ano talaga, may ref talaga na we probably cannot really measure the pero extent. Aside from that, kaya hindi ako naniniwala kay Badoy kasi nga because of the fake news na nilabas ni Badoy before. Which is yung bahay daw ng kabit di umano ni Pacquiao. Nasa news yan. Panoorin mo. Nasa news yan na keso inakis niya si Pacquiao. Bakit? Saan daw niya tinanong kung bakit niya sinasabi na merong nung nag-senate hearing to, kinumprunta siya ni Pacquiao. Ang sagot niya, dahil dun sa magtatahong nagsabi. Okay, huwag na natin isama dito mga hindi sa atin. Okay. Kaya yun na nga hindi ko maintindihan eh. I think pwede na natin isara yun eh. Kasi sabi naman ni BL, he is also reaching out to Doc Lorraine. Kasi syempre, para fair naman, importante na malaman rin naman yung side niya dito. Because I know na may alam si Badoy, kaya gusto niyang tanggalin si Mocha. Yan lang. May alam siya. Okay. Hindi yan ayan, meron pa bang ibang issue? Meron pa bang ibang issue? Okay, about the Tansu thing. Banat Bay, may sinabi ba ako na word na Taliano goat? Yes or no? Doon sa video, may sinasabi ka na sinabi na ito daw yung Taliano. Diyan, huwag ka tawa-tawa sa... Wala akong sinabi na Taliano yung... goat. That's fake news. Yan, doon sa video, panoorin nyo. Come on. Oo. Walang at sinabi mo, pinag-compute-compute ka na posible, meron ka pang text doon, nasabi mo, posible na magkasya yung goal doon sa baba. Okay. Which is, some place, other people are saying this is Taliano gold. Which is, yun ako ba nagsabi mo? Taliano gold? Kaya nga, pero sinasabi mo ngayon, it is about Marcos gold. Wala akong sinabing Taliano gold. Ang nagsabi ng Taliano gold si Jang Sangkay Janjan na pinagalitan ko rin. Because wala akong sinabi na Taliano gold. I was just fact-checking based sa math kung totoo ba yung sinabi ni Imelda Marcos na kasya yung 7,000 tons of gold. I was not saying na totoo yung 7,000 tons of gold. Ang inano ko lang doon, fact-check ko lang doon kung kakasya ba talaga yung 7,000 tons of gold sa isang basement kasi nga may maraming nag-comment na baka kailangan isang mall para i-store yung 7,000. Ang sa akin lang, yung area ng or yung volume ng basement, yun lang yung fact-check ko. Bakit napunta doon sa Taliano gold? So, kasha yung gold sa basement. Diba? Kasha yung gold sa basement. Okay. So, okay. Isa sa point of misunderstanding. Yes. Wait lang. That's why I call them poor in comprehension kasi in the first place, hindi nila inano yung ano talaga buod. Bakit tayo nag-discuss? Bakit ako nag-compute? Is it to prove? Kasha. Yes, mathematically. Okay. Yan yung okay. Bakit so, sa puntong to, ang sinasabi ni Banat is may sinasabi tungkol sa Taliano gold si BL. Ang sinasabi ni BL, wala siyang sinasabi na kahit ano tungkol sa Taliano gold. But meron siyang content about how to determine whether or not yung seven, I think ito yung sa tons of gold, yeah, sa basement. Kung Mel Chanko interview BL, ano, yung sinabi ni, ano, na meron siyang gold sa basement. 7,000 tons, okay. So basically, ang fina-fact check mo doon, I think tong part na to, medyo madali itong i-sort out, no? Na, you are just trying to prove mathematically if the claim can be practically can have a practical truth in which sa whether or not kasha yung 7 tons of gold sa isang basement. Yes. Ganyan. Okay. But I didn't mention about Taliano gold. Uh-oh. It was just Marcos gold. Linawin mo. Magkaiba yung Taliano gold sa Marcos gold. Okay. So magsusorry ka ba? I think parang na tayo doon, no? Magsusorry ka ba karoon ba yung Byron? Pwede naman ako magsalita. Pwede naman. Okay, go, Banat. Okay. Yung tinutukoy na gold ng mga Marcos loyalists noon,
na Talano Gold, ay yung isa sa sinasabi nito ni Madam Imelda na gold bars, yun din yung Talano Gold. Okay? What? No, no. Bakit mo inilis? Anong gagawin ko? Yan ang sinasabi ng mga Marcos loyalists nun. Sino? Hindi, pero yun ba yung sinasabi ni BL? Oh, yan yung sinasabi. Kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, sinasabi ng tao, yung Talano Gold at saka yung ano, cash. No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay, nako, wala akong sinabi about Talyano. Meron. Wala. Taka ba nat? Kasi sinasabi mo na sinabi ng iba, Okay. Ano? Teka, yun yung kinaklarify ano? Ni BL. Kasi ang sinasabi ni BL, magkaiba yung Marcos Gold sa Talyano Gold. So basically, ang sinasabi ni BL is ang tinapik niya is just the practical truth doon sa claim na merong 7,000 gold sa basement ni Imelda. Okay. Now, I also have to doon sa sinabi ni Banat na agree naman ako doon. Meron talaga ako naririnig na ibang mga content creator that who talks about Talyano Gold. So ngayon, Banat, I think, BL, say it once and for all, clarify it once and for all. Did you ever talk about Talyano Gold or no. not? I was just talking about, base doon sa sinabi ni Melda with documents, di ba? The Marcos Gold. Never ko, nung may nagsend sa akin about Talyano, something, hindi ko naniniwala about Talyano. Nangyari lang, si Sankai, nas mas maraming viewers, ay tinakal niya yun. Binoljak ko rin si ano doon, si Sangkay. It's because mali yan, Sangkay, yung sinasabi mo. Bakit mo ako ililink kay Sangkay? Hindi na kami friends in the first place. And I never said about Talyano. Even Marlica, hindi siya nagsasabi about Talyano Gold. Pero marami rin kasi talagang content creator nun na hutok. And the reason why, sabi ko, malaking probability na may Marcos Gold is because nag-treasure hunting na ako sa Leyte. And nakausap ko yung mga tao. May gold. Okay. You know, nagmining ang mga Marcos about it. Okay, ano na tayo ha? May gold naman talaga. Meron bang need? Case closed. Ito, Byron, bakit ikikip ni Imelda yung document sa isang malaking gym kung yun naman talaga ay budol? Okay, Joey, ano ang middle ground? Yung may gold talaga ang mga Marcos. Sandali lang, Banat. Ano ang middle ground? Hindi. Gusto ko lang i-clarify yan. May gold daw talaga ang mga Marcos. Malaki ang probability na mayroon talaga. Kanina meron. Ngayon, malaki na probability. Ano ba talaga? Malaki ang probability. Eh, ba't kanina sabi mo meron? Meron naman talaga. Kahit na sing-sing. Kaya nga, meron o wala? Ano? Mayroon probability talaga. Kasi sa mga testimonial, malaki ang probability. Okay, ano na daw? Sabi ng mga viewers is, magkaroon na rin tayo ng conclusion dito at gusto na rin nilang bumalik ng cha-cha. Teka. Meron ba tayong common ground dito? Kasi si Banat, itong common ground. Okay. Ayan, oo. Ayan. So, Byron, kailan mo sabihan si Cayetano na ilabas niya ang resibo ng MOE niya? Kaya Tano, ilabas mo yung resibo ng MOE mo. Okay na? Not from the heart. Come on. Plastic. Sandali. Kaya Tano, ilabas mo yung MOE mo. Pwede na ba? You know what? What Adam admire about Sas, si Sas kasi DDS eh. At least, di ba, may guts si Sas about, di ba, to talk about MOE. Kung sinabi mong parot lang ako ni Maharlika, well, nag-agree naman ako kay Sas, so parot din ako ni Sas, then... Sandali lang, nandito tayo sa common ground. Joey, referee. common ground na tayo. Okay. Ayun. So, I think nandito tayo to really call out things that we do not like, things that we do not agree when it comes to policy. Ayan. At lumalabo ako. Ayan. Yeah, may question pala, follow-up question sa'yo, Joey. Go. Ikaw muna. So, ano sa tingin ninyo yung inyong mga yung mga bagay na tingin ninyo na maaari kayong mag-agree when it comes to approaching the when it comes to
yan, yung sa current administration, for example, ano yung mga tingin ninyo na maaari yung pag-agrihan dahil tingin nyo mali na nangyayari ngayon? Eh, gusto mo sagutin ko muna yung question mo, ano? BL, bago mo sagutin yung question ko. Uh-huh. Okay, first question. Are we political bloggers? Yes or no? I'm a political content creator. I am an observer. Mm-hmm. Yeah. Okay. So the second question is, ano ba yung objective niyo as political blogger? Is this to defend someone or to defend the interest of the Filipinos? Just to be clear. To understand what's going on and to make the public discourse more intelligent. Okay. Do you agree with the motto of the politicians na there's no permanent enemies or friends except permanent interests? Motto nila yun kasi politicians sila eh. I am not. I only have one interest and my interest is to have a better country. That's all. Yeah, that's just for the interest of the of the Filipinos, right? How about you, Sats? Ako tambay lang ako sa kanto, no? Walang tamang desisyon sa buhay. Okay. Yeah, ang point ko lang po dito is, as a blogger, we have our own objective, right? May kanya-kanya tayo. It's really up to the viewers kung saan sila, di ba? Kasi nga, sabi ko parati, during campaign, kung campaign man ngayon, may kanya-kanya tayong manok, di ba? Pero sabi ko nga, at the end, na matapos ang election, dapat ang interest natin, eh talaga sa bayan, di ba? It's not, i-defend natin yung tao. Huwag tayong maging selective. Like for example, diba, nung sinabi nila, DDS ako, I'm not DDS, diba? Nagiging anti-Duterte din ako. Alam niya ni Sas, diba? Na may mga projects na hindi din ako sangayon, may mga tao na nagulat ako, uy, kalaban kayo, tapos ngayon, kaibigan kayo, tapos magkakalaban naman ulit kayo, diba? Kung sinong, diba, imagine, sa likod kasi, ng kamera kasi tayo. Kaloy, go to the point, kasi inaantok na ako eh. Ano yun? Your point? Ang point ko lang dito, kasi, dapat malaman ng tao kung ano tag-interest mo. Kung ikaw ay political blogger ni Cayetano or ni Lenny or whatever, at least malinaw yun, di ba? I think yan yung magiging common interest natin. Yes. How about you, Banat? What's the end game of this, of political vlogging? Ko? Mm-mm. Basta ako, simple lang naman ang tema ng channel ko, banatan ng mali, palakpakan ng tama. Kung sino ka man, kung ano ka man, basta mali. Tama, palakpakan ka. Diba parang tool food? Ay, walang pero ano ha, kailangan natin, may request kasi ang mga tao na bumalik daw tayo ng cha-cha, interesado sila dito. Pero maraming salamat kay Bagong Lipunan at Banat Bay, no? Dahil napagsama natin sila sa at sa ganitong oras. Ng ganitong oras. Oo. Basta ako nag-antay ko rin naman. Ano pa talaga ako? Nag-excuse pa talaga ako sa supervisor ko na wait. Oo nga, nag-ano ba siya? Early out muna ako. Kasi yung ebidensya mo ha, inaantay ko pa rin ha, nabayad ako. Ano ba testimonial evidence na nga eh? Ano bang... Ayan na. Ang hirap kukuha ka ng testimonial evidence kay ninyo. Hanap ka naman ng matinutino. Still, testimonial evidence. Nandiyan ba si ano? Nandiyan pa ba si Ken? Maraming salamat, Byron. At maraming salamat, Bagong Lipunan. Thank you, so much. Okay. Hanggang sa thank you, BL, and thank you, Banat. Bye. Bye, Ron. Bye. Bye. Oy, si BL na alam mo yan, Sas. Alam mo yan. Tawa. Si BL, para umakaakyat lang. Oo, asa na ba si, ano, si Ken? Oo. Nawala na ba si Ken? Sige na. Ay, wala Ken, si Derek. Ken, dali ka na, Ken. Oy, si Og. Ano ba ito, bye? Kayo naman, pinaharap niyo sa akin yung walang kakwenta-kwentang kausap. Pati kayo na tanong, political blogger ka ba? Hindi, kailangan ganun talaga ba, Nat Bay? Ano, kailangan talaga. Dapat nakikita talaga natin lahat. Dapat nakikinig sa lahat. Yes. Pero si Derek, ha, gusto ko kamo ha. Next time. Next time. Thank you, bye, Ron. Bye, salamat. Bye. Okay, thank you. Paano ba exit to? Ah, sige, ako na. Ah, sige. Hindi ko kinaya mo yun, Joey. Iba talaga ang tema ng ano mo, ng mga live mo, na kung sino gusto umakyat kayo. Yes, akyat lang, ganun. O, di okay. Ba lang nakakaloka? Bumalik daw tayo ng ano, i-play na uli natin yung video. Nakakaloka yung video.
Okay. Ano video ni ano? Video ni... Oh, hindi pa natin natatapos yung kanyang video. Ah, okay, okay. Wait. Ano ba naman ito? Teka, anokin ko lang. Video ni sabi, Silver Boys. Oo, ni Silver Boys. Andiyan ba si Nino Barsaga? Paakitin nyo rin. Kung... Mag-ano kayo? Magtuos kayo ni Banat Bay. Magtuos-tuos tayong lahat dito. Mm-hmm. Di ba? Ayun. O so, ano ka actually, ang sa gabing to, at least napatunayan natin na silang parehas, kaya nilang humarap. O, di ba? Isa, di ba? Isa, correct. O, di ba? Ayun. Teka. Eto na. Ayan. Tapusin na natin. Oh, tatapusin natin ang video ng boksingerong content creator. Dex, hindi ko kinaya to. Okay. Ayan. Andito na tayo eh. Ayan. Okay. Fifth, ayan. Paul will question your credibility. Sas. Di ba? Bakit na, ano ba? Magkano ba bigayan? Di ba? Bakit biglang bumaliktad ka na at ngayon kinukontra mo na ang charter change. Pasensya na uli sa boses ko. Bakit nung Disyembre, nakaraang Disyembre, eh ikaw pa mismo ang talagang nag-encourage, humihimok kay House Speaker Martin Romualdez upang isulong ang tsa-tsa, ang charter change. Bakit all of a sudden nagbago ang pananaw mo? Hindi kaya, sabi nga ng tropa mong si Banat Bay, hindi kaya isa ka ng jukebox na kapag hindi ka nahulugan ay hindi ka kakanta, di ba? As yourself, Sas, bakit kanyo? Kasi kapag ikaw pabago-bago ka ng tono, pabago-bago ka ng kantang inaawit mo, you know, people will notice that. Ano ang magiging resulta niyan? It will affect your credibility. Yung paninindigan mo, yan yung sinasabi, uy, nung nakagang, ganyan ka ngayon, nandito ka, bumaliktad ka, wala ka palang paninindigan, wala ka pala eh. Kasi, ako, hindi ko ikukompromiso yan, ha? Let's say, you know, kung ako, sa akin lang ng mga opinion, hindi ko ikukompromiso ang aking personal na pinaniniwalaan or opinion sa mga taong lalapit sa akin. At, hoy, gawin mo to, ganyan, ganyan. Hindi po ganun. Kasi, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yan, Sas, alam mo yan, ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo na wala ka ng paninindigan. Wala ka ng credibility. Bakit? Nabilig mo. Aray. Yan po. Heel talk yan. Aray? Captain talk. Nabili ka na pala, Sas, eh. Nino. Okay, nga. Ano daw? Tapusin natin. Ayan, ano na lang. Oo. Diba? Nabili na ang kaluluwa mo. Yun ay kung totoong ikaw ay nabayaran. Ngayon, kung hindi ka naman, kung ikaw naman ay itatanggi mo ang mga pagatang na ito, kung hindi ka nabili, bakit bigla na lang nagbago ang statement mo? Yeah. Yan. Ano ba yung statement? Ang mga namin ang kasagutan ni Sas Rogando. Well, ikaw naman, hindi naman kita masyadong kilala. Well, nagtanong lang sa akin. Okay, pakisagot nga. Silver Voice 2. Okay. Nakita niyo yung ano niya, yung hindi naman kita masyadong kilala, pero involved na involved siya dun sa... Oh my God! Nakita niyo na kung paano sila binabayaran ng mga politiko. Kasi ano daw yan, guys? Boxing ang content. Tapos, sabi niya, nagbago daw yung statement ko about constitutional reform. Pero kasi hindi ata nakikita ng ibang mga tao dito na just recently, yesterday, is meron akong statement about constitutional reform that I am for constitutional reform. Ano sila, no, madam, no? Parang... Yan kasi yung ano, yan yung hirap kapag ka, ano, hindi mo naman naiintindi. Sa totoo lang, no,
mahirap maging ano eh, mahirap maging political content creator eh. Si Sas kasi ako kinoconsider ko talaga si Sas as scholar eh. Na she's not just a content creator, a political content creator, but Sas is also a scholar, okay? So, kumbaga, pag political content creator ka kasi, ang puhunan mo dyan is understanding the political landscape. You know, ito hindi mo maaaral sa school to eh. Hindi mo lang basta maaaral sa school because this is something that you should be sensitive about. Changes upon policy. Yes, you have to observe. And you really need some time to observe all the happenings. Ganyan. Sabi ko nga, may mga nagtatanong sa akin na parang, Miss Joey, bakit ang dami mong alam sa politics? Kaya, hindi ko inaral sa school yan. Okay? Yung inaral sa school, may degree ako in political science, pero hindi ako political observer dahil meron akong degree in politics. It is because... Yeah, because I am a political observer. I have been looking at about the different developments sa policy and things like that. It just so happened na sa household namin, sa dinner namin, ganyan yung mga pinag-uusapan. And so may mga puhunan na kung dyaryong nabasa ko simula nung natuto akong magbasa hanggang ngayon. Ang problema, ang nakakaloka kasi nito, Joey, no? Ipapayo ko lang kay sa media team ni Martin Romualdez. Martin, media team mo. Okay? Pitikin mo itlog. Okay? Ito. You cannot just pay someone and ask them to talk about politics? Ito lang, no? Ang gawin mo sa kanila, Martin, kasi semplang yung media team mo, Martin Romualdez. Kahit itanong mo to kay RJ, maniniwala sa akin yan. No? Kahit hindi kami makasundo ni RJ, alam namin ang tama o maling mga strategiya ng communication, okay? Una-una, People's Initiative, kahit nagkaroon ng reklamo ang mga tao, inactivate niyo si Jam Magno. Ang sinabi ni Jam Magno, hindi po, kung nakatanggap po kayo ng ayuda, hindi po yan bayad, kundi incentives. Diyos mio, Martin. I'm pretty sure, no, sa taas ng pinag-aralan mo, eh, alam mong isa itong malaking katontahan. Tapos ngayon, imbis na itong mga taong to, ay ipagpaliwanag ninyo, I'm with you na kailangan baguhin ang Constitution. I am actually with you. Tapos, actually, of all the bloggers, ito, ako, isa ako sa malaking advocacy ko na yan, yung constitutional reform. Kaya nga kami magkasundo ni Orion eh. Dahil magkasundo kami dyan sa constitutional reform. So if there's anyone na hindi nyo dapat tinitira ng mga bayaran ninyong basahang bloggers about constitutional reform, siguro ito yung mga bloggers na matagal lang nag-advocate dito at pinapaliwanag ito sa mga tao sa lingwahe, sa wika na alam nila. Kaya itong mga media team mo, Martin, sinasayang ang pera ng taong bayan dahil itong mga bloggers sa binabayaran nila, imbis na nagpapaliwanag sa tao kung ano ang constitutional reform, ano ang mali sa 1987 constitution, ang ginagawa ninyo ng media team mo, Martin Romualdez, okay, itong mga binabayaran yung mga to, is tinitira nyo yung mga tao. Mali yan. Malalong mate-turn off yung mga tao sa social media sa ginagawa ninyo at hindi na nila maiintindihan kung ano nga ba talaga dapat baguhin sa constitution. True. Di ba? So ano nga yung kasi halimbawa tinanong yung mga pinapapirman kasi ang dami-dami nang dumadating sa amin, iba-iba yung mga pinagsasabi nung reforma, yung isa magiging batas na raw ang ano, tapat at ayik sa tsaka tupad. Ang ayik sa tupad pag napirmahan, pag nabago na ang constitution. Tapos yung isa naman, pero doon sa pinapapirmahan, ang gustong pabago is yung procedure ng pagbabago ng constitution. Amendment. Oo. Correct. Ayan. So, ano yan? Ikaw, Joey. Ayun. Teka, bago ako bumalik,
kasi nalit yung ano, sorry James L. Sabi niya, yung government issued credit card ba ang pinambayad ni Mocha sa kainan ng Mocha Girls and her gang? Travel voucher will prove it. Ano, wala, let go na natin yan. Let go na natin yan. Actually, yan sabi ni BL dyan, eh, parang konektado pa yata yan kay Direct Badoy, kay Doc Badoy na issue eh. Gusto raw niya may interview si Doc Badoy. So, hayaan na natin yan. Ayun. Well, yun nga. Yung parang ang sa akin, parang I think itong mga ano no, itong mga politicians na to no. You cannot just get people and talk about politics. At pagkatapos, ako sa totoo lang no, sabi ko nga isa sa mga reason why I continue on in vlogging is because binabanatan ako eh. Binabanatan ako lagi eh. Binabanatan ako lagi. Ng mga ano, ng mga, nung una, nung mga kakampink. As in, binabanatan ako, pinepersonal ako, ang dami-dami. So, I kind of felt na, ah, hindi, itutuloy ko to. Kasi pag huminto ako, tangina, di masaya kayo, di ba? Di masaya kayo. So, actually, yung ginagawa ninyo na personal attack, yung mga ginagawa nyo na paglabas-labas sa mga personal circumstances ko, ganon. That keeps me going on. 'Di ba? Yan yung nagpapatakbo sa akin sa totoo lang. Oh. Eh, hindi niyo naman ako mabibili. Hindi niyo, yung mga tao may prinsipyo, hindi niyo basta-basta mabibili, pero kung babarlahurain niyo kami ng sa mga personal na bagay, 'di ba? Hindi ko talaga kayo titigilan. Yeah. Parang itong boxingero na boxing content creator, parang be? Advocate ka ng constitutional reform? Saan ko ng mga debate, di ba? Parang ano ba? Oh, kuya, 2015 pa ako nagsusulat about constitutional reform. Mm-hmm. Nakita mo ba yung mga content ko about constitutional reform? Tapos sasabihin mo nagbago. Ah, wala kang nakitang ebidensya na nagbago ako, na ayoko na ng constitutional reform. Ang Diyos ko Lord, yung media team mo, Tambi. Ano bang, ang, oh my God. Alam mo yun na, Diyos me yun, nakita, kung sino, alam mo kung sino unang papupuna sa akin, kung nagbago bigla yung pinagsasabi ko. Ayan sina Joey, oh. Hmm? Ayan, oh, diba? Ayan sina Joey. Nung bumaliktad nga ako kay Marcos, nagulat nga sila, eh, na parang, hala, anong nangyayari kay Sas? Anong nangyayari? Sila mismo ang gagawa ng content. Ayan yung mga vloggers na nagpa-follow talaga sa iyo. Manloloka, bakit ganyan na yung position? 'Di ba parang si RJ, 'di ba, kino-content siya ng mga vloggers kasi nga na parang sandali sinusundan ka namin, bakit iba na yung sinasabi mo ngayon? Ano to? Anong eksena? Pero yung ikaw na siya na mismo nagsabi na hindi ko naman to kilala, no? Pero bakit nagbago yung position mo? Parang be. Tumali ka sa usapan. Taka dito ka ba? Saka nakatira? Hindi, parang, be, constitutional reform, parang di na, parang kailan ka naging boses ng constitutional reform, kuya? At ikaw talaga ang tagapagsabi, di ba? Ng isang political content creator o ang isang social media personality, political social media personality ay nagbago ng posisyon? Oo, kasi, na parang, paano? Kasi, ano, no, this is for Silver Voice and sa iba pang mga kagaya nito na mga ano. When you say nagbago ng posisyon, it requires that you understand the first position and the difference with the second position, idiot. Okay? Hindi mo pwede sabihin na nagbago ng posisyon kung hindi mo naman naiintindihan ang posisyon in the first place. Okay, spell constitutional reform. Charot. So, parang, kaya nga ano eh, na ang gusto kasi nilang gawin, pero kita mo, di ba, nagsilabasan sila ngayon nung nire-raise uli ni natin yung hindi mo pera yan. So, inaano nila, walang credibility. Parang, be,
parang too late na para masabihin mong walang credibility yung hindi mo pera yan campaign. Dapat yung mga content creator ninyo i-explain ang importansya ng liquidation by certification ng Kongreso. Kailangan ma-convince ninyo, kailangan kunin niyo yung mga ano ninyo, yung mga content creator ninyo, Diyos ko naman, inaano nyo yan, binabayaran nyo ng taong bayan, yung mga content creator na yan. O, tapos, galing kayo, yung mga pinababayan nyo dyan, lagi, galing pa dun sa media relations allowance ninyo eh, di ba? O, sa MOOE rin naman nila galing yan, so pera ng taong bayan din naman yan. So, ngayon, ang eksena is, wag kayong ano, hindi rin sustainable itong mga to eh. Kita mo, pagkatapos ng one content niyang yan, wala na yan. True. Hindi niya na ipa-follow through yan. Ang masama kasi is ang hindi niya i-discuss is yung issue ng constitutional reform. So mercenary blogger ito. Yan ang tinatawag na mercenary blogger kasi hindi siya nagpapaluwanag ng issue. Okay? Okay lang sana kung kinuha ka ni Tambi, sasabihin sa'yo ni Tambi, o ipaliwanag mo naman ng constitutional reform. That's information campaign. You know, yan yung sinasabi kanina ni Banat. Eh sana kung information campaign ka lang. Eh pero pag bumabanat ka na ng mga vloggers, hindi mo kakayanin yan. So ngayon, which is ganun nga yung ano nila, ganun yung, di ba, nakwento ko na yun before, yun yung gusto nilang gawin kay Maharlika nun eh. Nag-hire, sole job is to banatan si Maharlika. Di ba? Kita mo, kung totoong, kung political vlogger ka, hindi ka papatol sa ganun. Correct. Kasi doon masisira ang ano mo eh, doon masisira ang credibility mo eh. Bakit mo inaaway si ano eh, wala ka namang anong point mo, 'di ba? Pag ganoon. So ang ano niyan is ito, hindi niyo na discuss yung constitutional reform. Eh ako nagdi-discuss ako ng constitutional reform 2015 pa. Tapos yung banat nila sa akin, bakit nagbago ang position mo noong December 2000? Itong position mo noong December 2000. Pero ang punto niya doon, si Romualdez. Hindi ba? Hindi yung constitutional reform. Dahil kung alam niya talaga na ang position ko ng constitutional reform, dapat sinabi niya, bakit sa kahaba-haba na ikaw ay pro-constitutional reform, eh ngayon hindi ka na pro-constitutional reform? Kaso nga, girl, walang maniniwala sa kanya. Lalo na mga followers ko dahil nga alam na mga followers ko na pro-constitutional reform ako. Ang malaki pang mali nito nila, Tambi, yung mga ganitong, kunwari, ganyan, content creator na si Silver Voice, binanatan si Sas, pagkatapos, kinakaladkad yung pangalan ni Martin Romualdez. Kaya obvious na obvious ko sino yung nagbayan. Kaya nga, diba? Yun na nga. Kasi kung totoo kasi talaga naniniwala ka ng constitutional reform, no? Tapos, alam mong unang-unang titira sa akin kung ako'y nagbago ng stand ko about constitutional reform, na hindi na ako pro-constitutional reform, si Orion. At hindi nyo kailangan bayaran si Orion para magalit sa akin, no? Kaya nga ano ko is, I am actually pro-constitutional reform. Ang ano ko is, kailangan natin is, let's look at the process, no? We already know where we're going. We both wanted, no? Pero repasuhin natin yung proseso. Yun ang problema ngayon, no? Na hindi maintindihan ng mga bayarang vloggers ni Tambi. Kasi nga, hindi sila engaged. Hindi ka makakakuha ng engagement ng mga tao sa isang issue if you yourself is not engaged sa issue na yun. Correct. And if you are not acknowledging yung talagang problema ng mga tao, 'di ba? Parang kaliwat kanan na lahat nagtatanong eh. 'Di ba? Bakit ganito? Bakit may ayuda kasama yung pirma? Bakit ganito? Bakit may 100 bagay? Pagkatapos, 'di ba? You know, this kind of people sasabihin, "Ha? Ayuda? Hindi yan ayuda. Incentive 'yan." 'Di ba? Parang Ito nga ilang beses natin pinag-uusapan dito. Mali kasi yung commercial. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kaya, di ba,
pinatama ko nga kayo, magbigay kayo kung ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakakuha ng foreign direct investment ay hindi dahil nakakapag-own ang foreigners ng lupa. Magbigay kayo ng instances na ganun yung nangyari. Diba? Mm-hmm. Kasi nga sinasabi ko sa inyo nga na hindi yan magiging paniwala at hindi yan mabibenta sa publiko kung wala kayong real-life example na ganun nga ang nangyari. Uh-huh. Kaya nga katulad ng pinag-usapan namin kanina dito, may mga manufacturing sa Cebu na umalis ng Cebu at lumipat ng Vietnam. Uh-huh. Ang Vietnam po ay hindi ka po pwede dyang mag-own ng lupa kahit Vietnamese citizen ka pa. So paano mo mapapaliwala kung bakit sila umalis? So yun yung tutumbukin mo. Ako naniniwala ako na dapat tanggalin yung 6040, no? Na, pero yung pagdating dun sa lupa, parang naniniwala ako sa 6040 kasi ganun sa Vietnam, saka sa China, no? Full FDI sila sa mga special economic zones nila. Pero yung bilang mo sasabihin na kailangan mag-own sila ng lupa para bongga, parang, wait, eh bakit yung Vietnam? As a come on. Kasi yun as a come on. Parang, ano nga sabi ko nga the most important thing is that the process should be honest and transparent. Ganun. Pagdebatehan natin 'yon, yung sa land ownership, pagdebatehan natin yung bukod sa pag-liberalize ng meron ba tayong dapat areas wherein we should closely look at the restrictions na itong mga areas na to dapat hindi to mag ang liberalization ito dapat is to a certain extent lang. Ganyan pagdebatehan natin. I mean, that's the real deal reform. Ngayon, yung mga ganito na yung mga nagpapakalat ng reforma, hindi, gusto namin ng ganito, gusto namin ng ganyan na mag-agree lang tayo, ganyan. At tapos uupa kayo ng mga tao na kagaya ni Jam to whitewash yung mga nangyayaring bilihan ng pirma. My God, diba? Kaya nga nakalagay, kita mo, diba, yung screenshot na pinakita nitong binayaran nilang vlogger para atakihin ako, nakalagay doon is, if the constitution, sabi ko, if the change, ang sinabi ko noon, if the change would include a shift to parliamentary system, I'm up for it. Tapos sinasabi, bakit iba na tono mo? Wait, I'm still pro federal parliamentary system. Nung usap nga namin ni Attorney Trixie, ewan ko ba kung nandun ka nung nag-guess ako sa kanya, sabi ko, pero may proseso. Uh-oh. Halimbawa, yun sa federal, sabi ko na, okay, naiintindihan ko yung concern ng iba sa federal, so baka naman pwede natin explore yung special economic zones. Mm-hmm. Na mag-graduate ka, na meron kang na economic autonomy muna. Wow. And then, eventually, pag na-hit mo yung mga milestones mo, eventually, mag-graduate ka to political, magkakaroon ka na ng federal, full federal form. So, hindi po yan kaiba sa gusto ko kasi pareho yung katapusan na gusto ko. Mm-hmm. Nag-gets mo? So, ang problema natin dito is the means to the end. Siyempre, ito alam ng mga vloggers. Yung mga vloggers binabayaran nila kasi nga, this is already beyond their paycheck, Joey. Yeah, kaya mag-isip ng mas komplikadong bagay, di ba? Hindi na kailangan mag-isip. So, ayun nga nakakairit. E pagkatapos, ito yung mga makikipag-away sa'yo, makikipag-bardagulan sa'yo. Parang, talaga ba? Oh, kaya nga, ina, parang, talaga ba? Kuya, talagang didebatihin mo ako ng constitutional reform? Sure. Kuya? Sure ka dyan, girl? Parang, yun na nga na parang, humanap naman kayo ng maayos na, sinasabi ko, parang, dude, I've been pro-constitutional reform, no? Napakahabang panahon. Magkaibigan daw si Silver Voice at saka si Makagago. O, edi sama-sama silang binayari. So, kumbaga talagang grupo silang, magbabarkada silang bayad.
Oo, ito naman mga lalaking to. Alam nyo, kayo mga lalaki kayo na binayaran ng mag-content creator, nag-only fans na lang sana kayo. Alam mo yon? Kasi just me, wag kayong biglang magiging political content creator, pero walang laman yung mga utak ninyo. Nirerespeto ko naman na gumagawa kayo ng boxing content kasi hindi ko kaya yan dahil wala naman ako hilig sa boxing. Uh-huh. Pero kuya, pag naging political content creator ka, hindi ka tatagal sa political blogging. Naalala ko to. Kasi diba dun sa ano niya, sa content niya, parang may sinabi siya dun na isa ka nang jokebox vlogger. Alam mo yung jokebox vlogger? Tapos natawa ko. Parang, di ba galing kayo sa siya jokebox vlogger? Parang alam ko sa kinoment ni Ford eh. Jokebox vlogger word galing kayo sa siya. Tangengot tong boxing vlogger. Kasi diba, una mong ginamit yan kay Vlogading? Diba? Una mong ginamit kay Vlogading na ito si Vlogading e book jokebox vlogger naman talaga. Eh, jokebox vlogger naman talaga si Vlogading. So ang eksena niyan, itong mga binabayarang vloggers nila, imbis na makatulong sa inyo yung mga yan, is lalong mapapasama. Kasi, ganito ha, Tambi, kung ang intention mo talaga ha, advice ko sa iyo to, Tambi, at sa iyong media team, kung ang intention nyo talaga is reformahin ang political system ng bansa para ito ay maging efficient at maging responsive ito sa mga challenges ng 21st century, I am all for that kahit ikaw pa ang magsulong. Yaan ang nakalagay sa aking blog ever since. No? Diba? Yaan ang aking posisyon, no? Kung yan talaga ang intention ninyo. Ngayon, kung yan talaga ang intention ninyo, dapat ang ginagawa ninyo is nagre-reach out kayo doon sa boses na talaga ng constitutional reform sa napakahabang panahon. Yung kung yun talaga ang intention ninyo, ang ireformahin ang political system ng bansa para maging efficient ito at maging responsive to 21st century. Ngayon, kung hindi yan ang intention ninyo, ang gagawin ninyo is mag-hire kayo ng mga vlogger, gagamitin niyo ang pera ng taong bayan para sirain yung mga taong nakakakita ng kapuna-puna sa proseso ng pagbabago at sa kung ano ba talaga yung intention ninyo. Diba? Yun lang naman yun eh. 'Di ba kung ang intention kasi Joey, no, kung ang intention mo talaga is constitutional reform at gusto mo maging efficient ang political system ng bansa at maging responsive ito sa 21st century challenges, Bex, wala ditong kaakaaway kasi ang meron kang mission eh. Ang mission mo is reforma. So wala akong pakialam kahit kaaway ko pa to, hindi. Kung pareho kaming reforma ang goal, common ground namin to. Diba? Tama. Ngayon. Nakakaloka. Teka, nakaabang dito si Jaime. Paakyatin ko lang siya ng very quick. Ha? Jaime, ataw dito. Okay na tayo dun kay Banat at saka kay BN. Okay. Ano na natin yun? I-end na natin. Move on na tayo dun. Di ba dati ginawa din ni FEM yan, nag-parliamentary system para mapawalang bisa ang vice president. Tapos ang vice president noon niya si Lopez. Ang alam noong mga 1970s. Yes. Well, hindi kasi siya full na parliamentary system. Ang problem kasi noon is talagang lahat talaga gusto mong parliamentary system kasi it's the most efficient type of government. So ito kasi hindi naman 'to mangyayari pagkatapos. Halimbawa, pa sa constitution, no, magi-take effect pa ito pagkatapos ng administration kasi may transition provision 'yan. Hindi okay bago na mawawala na 'yung vice president. It doesn't work that way. Ay, okay. Tapos 'yung mabanggit ko lang, 'yung US nagpadala sa Subic Bay ng 31 million daw na fuel. Nasa balita ngayon.
So para talagang nagre-ready na sila. Dapat ang sumagot niya na si Jonathan Malaya. Kasi di ba yung EDCA? Nire-raise yun ng ano, nire-raise yun ni Senator Aimee. Senator Aimee. Oo. Yung EDCA kasi, di ba, sa Pilipinas lang meron, wala sa Singapore, wala sa Thailand, merong US military presence, pero limited accommodation. Ibig sabihin, anytime na gusto nila paalisin yung mga Amerikano, pwede. Yun sa atin, may kontrate. Hindi mo basta-basta mapapaalis, mag-iintay ka pa ng isang taon eh. Tama po. Yung EDCA. Tapos ngayon, ano naman ngayon? January. Sa March kasi, mag-expire na yung 10 years. Dahil hindi ito tinansin ni Bongbong Marcos last year. Kasi may 1 year nga, na 1 year before the expiring. Kaya ka mag-express ng extension. Ika-cancel mo to. This is effectively indefinite. Renewed? Tama ba? Indefinite, girl. Just renewed. Indefinitely. Ang sabi ni Attorney Trixie, parang narinig ko, yung kontrata noon, hindi pinapublic hanggang ngayon, walang nakakita sa public eh. Pati si Attorney Trixie hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung contract ng EDCA eh. Hindi nila inilalabas. Nakita ko na kasi naging available. Available yan. Kasi naging subject niya ng ano eh, ng Supreme Court decision, ang nag-raise pa nga niyan, isa si Harry Roque. Kaya mapasundo kami niya ni Harry Roque. No? Supported ko siya noon nung nilalaban-laban niya. Natalo nga lang sila. Dahil nga ang ponente noon ay si Attorney Lourdes Sereno. Ang maganda dong basahin, yung dissenting opinion ni Leonen. Ang linaw ng dissenting opinion ni Leonen eh. Ito mo si Leonen, alam mo si Leonen, hindi naman to, medyo aligned po sa mga dilaw. Pero pag dito, pareho naman kami ng common interest, kailangan ko bang sabihin, ay hindi, dilaw si Leonen. Oh my God, that's four years. Ito last na lang, magpapaalam na ako, yung Taiwan, successful sila sa Taiwan, ano? Nanalo pa rin yung US na tao nila. So kailangan talaga mag-ingat tayo. Pero malabo yun eh, kasi hindi naman sila voted by majority. 40%? Oo, 40%. Tapos yung sumunod sa kanila, parang 33%. Ang lapit niya. 33%. Medyo hati-hati. Ang lapit niya. So, ibig sabihin, volatile yung ano. Hindi sila... Ang pwedeng madamay tayo. Ang pwedeng pagsimulan tayo, hindi magsisimula sa Taiwan yan. Sa atin magsisimula. Tayo eh. Wala kasing mawawala sa mga Amerikano pag nasira ang Pilipinas eh. Wala tayong industry na maapektuhan sila eh. Kaya tama, tayo talaga ang problema nito eh. Ayun lang, thank you. Salamat Kuya Jaime. Thank you Kuya Jaime. Maraming salamat sa paghihintay. Ayan. Ayun, nakakaloko. Halimbawa ito, kaya ba itong pag-usapan ng mga binabayaran nilang content? Paano nga maniniwala nga sa kanila? Kasi ang goal mo, kung gusto mo sirain ang credibility ng isang political blogger, ang i-address mo yung followers nila. Uh-uh. Kaso, yung followers nga nila, alam yung pinagsasabi ng political blogger na yun from the start. I-debunk mo yung content creator. Like for example, ito yung sinabi niya, bakit siya mali? Diba? Ito yung appreciation niya dun sa mga bagay. Bakit siya mali? Diba? Ganun lang kasimple. Ang problema kasi, yun yung problem kasi, ang ano kasi, they approach it as, may nag-comment kanina, na disinformation sells to uninformed or uneducated, hindi matalinong ano, and these politicians know that very well. They know it very well na ang talagang gusto nilang targetin yung mga tanga, yung mga walang alam. Unfortunately, that is a large part of our population. Unfortunately. And so, kaya nga, kaya parang,
Ay, yun, mga utu-uto, yun yung ano. Eh, yun nga, kaya nga, that's why it's really very important to, ano eh, to make this kind of platform sexy and popular. Diba? Kasi kailangan, para magkaroon tayo ng national, lagi, ito yung lagi kong sinasabi na nandun ako sa TikTok. You know, what we need is a national consciousness that we are going at a certain direction na sama-sama tayo. Ma-achieve lang natin yon kung matalino ang large portion of the population. Paano natin mapapatalino yon? Diba? By engaging in this kind of conversation, by asking the right questions. Diba? Kasi alam mo yun yung parang hindi ano sa school yan tatalino tayo diyan kinemika. Alam naman natin hindi, 'di ba? Hindi ganoon yun. Hindi ganoon yun. You really need to go out and see public discourse like this. Listen to public conversation like this. Because this will definitely challenge kung ano yung mga mga policy na pabor, ano ba yung hindi, ano ba, di ba? Yun yung ano eh, dun tayo makakabuo ng national consciousness na matalino. Halimbawa dito yung mga troll, ano ba to? Sas, wala nang itlog, Diyos ko day. Huli ka na sa balita. May kipay na nga eh, ano ba? Diba kita mo yung mga nandito ng mga trolls, no? Kasi nga 24/7 ang hiring sa kanila, madami. Mm-hmm. 24 ano talaga sa so they are run as a proper contact call center. So ang eksena nila diyan, kita mo wala, hindi na sila makakaroon ng makakahikayat ng thinking people. Kasi nga wala naman silang ganung following. Nakisakay lang sila sa ano kay Duterte. Alam mo yun? Kasi itong mga, in fairness naman sa mga kakamping, marami sa kanilang thinking, ano, mga vloggers na, alam mo yun na, okay, hindi ako sang-ayon, pero I'm gonna give you E for effort for the amount of thinking that you put into your content. Alam mo yung may ganun kang ano dun sa mga content creator. And kudos ito dito sa mga content creator ng campaigns, no? Hindi sila nagpabayad. Kasi I'm pretty sure, siguro nilapitan yung mga yan din, no? Huwag lang natin isama yung isa si Kuya. Kilala niyo na kung sino siya. Isa po siyang ano, Persian cat. So ang eksena is, at least, no, nakita mo, walang nagkaroon ng migration. Nakakamping vloggers, tapos biglang pinag, ano na sila, sila na yung content, ano, ni Tambi. Although some of them, pero I'm pretty sure, yun yung mga fly-by night. Sa TikTok marami. Mga fly-by night. Marami, mga, ano, yung mga pink individuals who are now very supportive of Tambi and ano, BBM. Pero feeling ko mga fly-by-night yan eh. Yan din yung mga kinontrata, no? Hmm. Oo, kasi can you imagine, ano? Halimbawa, sino mga isa sa mga pinaka-principled sa kanila? Si Jesus Palsis. Kahit ganyan si Jesus Palsis, alam mo, napaka-principled. May principled din si Jesus Palsis, no? Can you imagine Jesus Palsis being, ano, throwing his weight behind Tambi, parang yeah. Ako hindi ako maniniwala na parang, huh, serious? Jesus, talagang, ano yan? Parang, diba? Kumbaga, no, malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyayari na magkikiss as siya kay, ano, magkikiss as siya. At pag nangyari yun, na ginawa ni Jesus Palsis, alam mo na, matindi ang pangangailangan. Matindi ang pangangailangan, ganun. Pero kikita mo, hindi siya nagaganon, no? Ano si Jover din? Hindi mo nakikita si Jover na, at least kahit alam natin na si Jover ay pa-boost ni Chris Aquino noon, alam mo talagang si Jover is talagang solid talaga tong yellow. Uh-huh. No? Na, pag nakita mo si Jover na
na nagkikiss us kay Tambi na parang, Jovi ha, matindi ang pangangailangan mo, okay. Parang ganun na, no? Makikita mo kasi yung ano eh, yung so, super transition eh. Diba? Totoo. O ito, dating boxing content, naging political content, tapos si Romualdez pa yung topic. Parang, Ayan. Anyway, ayun. May mga t-shirt tayong lalabas, Sas. Bago natin tapusin ang gabing ito. T-shirt ng... Teka. Asa na ba yun? Wait lang, ha. May mga t-shirt tayong lalabas. Teka lang. Asa na yung isa? Binago nung designer, ayaw niya ng puting-puti. So yung medyo off-white. Medyo off-white, ayan. O, kita mo, itong matinding issue ng hashtag hindi mo pera yan, bakit yung mga boxing content creator na political blogging, bakit hindi kayo makisama dito? Eh, malaking problema ito. Correct, oo. Ba't di kayo na-concern dyan? Mas na-concern kayo sa changing stand ni sa... At proud na proud pa siya, no? Oh, may screenshot ng stand mo. Bakit ngayon iba na yung stand mo? Ano bang stand ko ngayon? Diyos me. Eh, pro-constitutional reform naman talaga ako. Ever since. Actually, ganyan din sa TikTok eh. Yung may mga nang babalas-ubas din sa akin ng ganyan. Eh, tapos hindi naman makakonfront. Yung parang... Kailan niya lalabas, madam? Ang ganda ng design, sa mga jowa mo, ha? Oo. Kailangan rewardin mo yung jowa mo ng ano, ng mga... Hindi lang ulo-ulo lang. Oo. This week, lalabas na siya this week. Ayan. Ah, siguro by Friday, I will... by Thursday, I will start shipping out. Ano lang ang tawag dito? Yung mga moderators ko sa TikTok kasi, magkakaroon itong mga t-shirts na to. Gusto ko itong i-distribute talaga as much as possible ng ano lang, yung sobrang ano lang, yung cost lang ng pagpapagawa, yun lang talaga yung ano. Processing. Tsaka processing. So, very, very ano lang. So, para minimal. Hindi natin minimal. Minimal lang. Ang ganda. Jowa mo nag-design ito. Ang ganda, guys, no? Yes. Oo. Ang ganda, no? Mm-mm. Ayan. Kasi alam mo to, hanggang hindi na, kasi maganda to is, I'm pretty sure hindi na to mabaguhin ngayon. At least hindi niya to makakalimutan na maganda yung t-shirt, girl, eh. Kaya rewarding mo yung jowa mo ng hindi ulo-ulo lang. So, ay, oo, ginagalingan ko, te. Performance level. Oo. Ang ganda ng t-shirt. Graphics designer talaga, jowa, girl. Yes. Oo. Galing. Mm-mm. Ang ganda, no? Hindi, alam mo kung bakit? Napaka, this is a t-shirt that you can even wear kahit gumigimik. Alam mo yun? Oo, na may attitude. May attitude. Mm-hmm. Ilagay mo na to sa ano, sa Shopee, sa Kalasada para maka-order yung mga tao. Oo. Siguro, basta sobrang cheap lang yan. Oo, kasi, yung ano lang, yung kaya ano itawin. Lang. Gusto ko sana yung earnings ng FB ko. Gusto ko sana siya ipagawa ng marami. Tapos gusto ko ipagawa. Hindi kakayanin yan. Bilang yung FB ko. Hindi kakayanin yan, girl. Oo. Pag yung earnings mo lang ng FB. Oo nga. Hindi naman ganun kalaki yung mga earnings sa FB, girl. Actually, oo. Ayun. So, pero ang ganda ng t-shirt, no? No, na parang, ang ganda. Mm-mm. Parang, ayan. Alam mo na, it will raise awareness, and this is organic ang ating awareness raising. Correct. Oo. So yun. Diba? So this week mag-abang kayo, ilalagay ko na ang link at ito ay makakarating ng China. Makakarating rin ng China. Can you please send some to Miss Marlica para sa mga PhilAms?
Ah, sabi niyo kay Marlon. Tingnan natin guys, no? Tingnan natin kung ano, kung paano. Ayun. Medyo mahirap mag-ship abroad eh. Oh, mahal. Girl, mahal. Okay. Hindi, kung magpapaship kayo ng abroad, kailangan group order para mas cost, ano siya, cost efficient. Oo, huwag kayong mag-order na isa-isa kasi isa pa lang yan, girl. Mas mahal pa yung babayaran nyo sa shipping kaysa doon sa Tish. Mm-hmm. So kailangan, halimbawa gusto nyo mag-order ng yung bulto-bulto para yung shipping ma-absorb ng lahat. Mm-hmm. So, actually, meron pa yan eh. Dalawa yan eh. Dalawa yung, kasi yung pagpiprintan, kailangan efficient. So, kailangan namin gamitin lahat ng space. Yung isang design ay ito. Asa na yan? Teka, ito. Ay, Joey, oh. Baka kasi Joey. Ay, mas maganda yung isa. Oo. Alam mo, Joey, baka pwede rin kasi, may maganda ditong suggestion, baka pwede rin kasi ibigay mo yung design tas sila magpapaprint. Pwede rin. Pwede rin ganun. Or, ano ang tawag dito, plano kong magagawa ng meetup where I can get your shirt tapos print lang yung babayaran nyo. Yes, pwede rin gano'n. So pwedeng kasi nga halimbawa no, may mga malalayong probinsya, yung mga nasa ibang bansa, I think mas cost effective yung gano'n na ibigay mo na lang yung design tapos sila na lang yung magpiprint doon. Oo. Kasi ang goal naman is really for everyone to ano eh. For to have that. Yes, 'di ba? So ayun. Alam mo bongga 'yan, girl. Mm-mm. Bongga 'yung jowa mo. Mas maganda 'yung unang, girl. Mas may impact. Oh. Mm. Ayun. Ay, kasi syempre para meron kang ano, o kung nagamit mo na 'yung isa, may alternative, 'di ba? Oh, ayun. Pero mas may impact 'yung isa, girl. Eh. Parang pak ganon. Sige. Ayun. Alam mo, ayun yung ano. Ha? Bongga. Ano? Bongga. Go. Mm-mm. Ayun. Joey, pa LCC mo yan kasi kapag sumigat yan, madaling baguhin at sasapawan ka. Sabi ni Napoleon Banzuela. Anong baguhin? Anong LLC? Ano po siya, campaign po siya, hindi po siya negosyo. So, hindi niya kailangan ipa-trademark. Hindi niya kailangan pa-trademark. It is a campaign. It's an advocacy campaign. Ayan. Hindi po siya negosyo. So, kaya nga kung pwede kayo kubuha kay Joey, kaya nga yung mga iba na imbis na mag-order kayo kasi, girl, mas mahal. Lalo na yung mga malalayo. Yung design na lang yung kunin ninyo. Mm-hmm. Kasi kung kaya nyo mag-order kayo kay Joey. Ngayon, kung kaya nyo kayo na lang mag-print, edi kayo na lang yung mag-print dyan. Share nyo na lang. I'll definitely do a meet-up na pwede nyo ibigay yung t-shirt. Tapos, piprintan ko. Do na lang yung silk screening, di ba? Mm-hmm. Ayan. So, ayun lang po. Guys, 4 na oras na kami dito. Oo, magsara na tayo ng tindahan. Ayan. Parting words. Hindi po nagbagong posisyon ko sa constitutional reform. Gusto niyo lang po akong sirain dahil nagbabalik po ang Hindi Mo Pera Yan campaign with a vengeance with t-shirt. Oo, para hindi makalimutan at hindi matabunan ng kung ano-anong issue dyan. Kasi guys, kahit natin araw-araw, hashtag Hindi Mo Pera Yan. Kasi kahit maging presidente pa si Sara at hindi nagbabago ang sistema, yun pa rin ang panawagan mga madam. Hindi Correct. Mo pera yan. Correct. Mm. Okay. Okay, bye everyone. Good night.